Jerry. Nung tinawagan ka ni Ray and sabi niya, kunin ka namin for ano nga reaction? Super excited ako. Sabi ko lang, Ate Rhea, gusto ko makita yung produkto. And then explain niyo sa akin kung ano yung mga ingredients yung binata, kung ano nagagawa nito sa skin. So nag-meeting naman kami at in-explain naman nila sa akin yung proseso at yung scent, yung lotion, kung anong mga ingredients. So parang wala akong dahilan para mag-do sa product natin. Anong favorite scent mo pagdating sa lotion? Yung nanditong dalawa. Actually, nagusto kami ni Ate Rhea kasi dalawa lang itong nilabas namin. So may more scents pa kami after. So gaano katagal nilagamit ngayon? Actually, a month pa lang nila binibigay sa akin yung product. And then finally, nung na-try ko na siya, sabi ko, go na ako. So yes na ako for this product. Paano may ni-influence si Rhea pagdating sa skincare? Ay, alam niya yun. Talagang after taking a bath, lotion. After going to sleep, lotion. Ganun talaga kami sa bahay. And sabi mo kay Sia, sabi mo binibigan mo na ng responsibility si Sia. Yes. Pag-aalis ka, yes, na to take care of her brother, to paano mo siya ginaasin na sa'yo? Bata pa rin. Kasi si Sia is bata pa rin. So kausapin ko talaga siya na, oh anak, wala si mama. You take care of your brother. Sabi ko ganun sa kanya. You update me. At anong ginagawa naman? Kuya, nanghinaya naman siya. Nakakatawa yung responsible talaga siya. Oo, very matured kasi mag-isip si Zee. So, nakaka-proud siya bilang ka. Mahirap ka. Sabi ko sa kanina ni Miss Rhea na trip-trabaho niya. Anak niya, ito ba nagkita mo yun? Ay, oo naman, si Zee. May checklist ako sa kanya sa room niya sa mga dapat niyang gawin. Ako, kung pwede ko lang ma-share sa inyo. And, syempre, daming camera. Meron doon na list siya na kailangan minawashing underwear niya every time na ginagamit niya. So, yun yung kanyang routine sa bahay. Cleaning the room, turn off the lights and the TV. Alam yun, pag hindi niya ginagamit, clean up your room, pick up your clothes, and wash your underwear. Naglalaba na siya? Yes! Talagang para hindi sila entitled. Hindi sila lalaking entitled. Marunong mag-trabaho. Tsaka naman, si Zia naman is very sensitive naman yung batang yun. Tsaka alam naman niya kung paano talaga dalhin yung sarili niya. Mariana, how are you preparing for acting comeback? Kasi sabi mo nga parang back to zero. Totoo, back to zero talaga. Hindi ko din alam kung paano ko art. Hindi ko alam kung paano. Kasi siya. Sorry. Sabi ko nga, may mga ngapa talaga ako kasi ang tagal kong nawala sa shooting, tapos halos 5 years. So parang sabi ko, ha, mga ngapa talaga ako sa acting. Pero I'm willing naman uli ako na matuto at ano mo yun, magamay ko ulit sa tulad ng dati. Yan ano yan, magkakaganda nung character, di ba, doon sa bagong show. Iba din yung panagagawa. Di pa. Yeah, magkasabay ba kayo ni Dong na nagtitaping or kaantayin mo siya matapos? Matatapos na siya mag-soap and then ako na yung mag-soap. Ayun na nga, yun ang agreement dyan. Yan is time na nagpahinga ka sa showbiz. Nagkaroon ka ba ng mga fears na baka mawala sa iyo yung title na prime time? Well, thankful ako na ibinibigay sa akin yung dito na yan. Pero sinasabi ko nga, kahit si Dong sinasabi namin sa isa't isa, yan ay, kumbaga dito na. Ang maganda ay yung kung paano mo binibigay sa tao yung sinasadula, yung mga proyekto yung binibigay sa'yo, kung paano kami namahal ng tao. So, yun ang mas mahalaga sa akin. Actually, reality, ayaw nyo nga ng tinatawag na royalty. hindi naman. Pero siguro mas maganda na nakikilala kami dun sa mga proyekto na gagawa at pinalag nila kami dun sa mga character na ginagawa. Yan, paano ka i-prepare para dun sa movie niya nito? Actually, isa yun sa mga kinakabahan ako kasi lahat sa akin bago. Star Cinema, si Direct Me, and ang tagal ko na kasi hindi nakakatrabaho si Dong, tapos sa ganitong pagkakataon na kwento pa. So, aminado talaga ako na very excited ako at the same time, medyo kinakabahan ako na excited talaga. Okay yan, kasi di ba ngayon merong labanan ng tatlong noontime show by July 1. Marami nag-e-expect, mag-guest kaya sila Marian, like showtime na ngayon ay nasa GTV. Wala pa naman guesting. Okay, so if ever ba, open ka naman? Of course naman. Marian, last na lang kasi
magkakasal ka pa. Ay, I mean, 10 years pa kayong kasal so, by next year. Hindi pa. Hindi pa ba? Or, magna-9 pa lang. Oh, magna-9. Pero anyway, I wanna know how do you keep the spark alive? Ang siguro malaking bagay sa relationship namin na nakasenter talaga kami kay Lord. Talagang kahit anong mangyari eh, kahit siya talaga ang sentro namin. Kung maga sabi nga namin, triangle at nandun talaga siya. At the same time, open relationship kasi kami, kumbaga palagi kami nagka-hard work po, kung ano nangyayari sa kanya. At mahalaga siguro na may respeto kami sa bawat desisyon namin, sa sarili namin, at sa pamilya namin. So siguro malaking factor. Yan, babalik ko doon sa noon time show. Wala ba naging pressure sa'yo, sa inyo, kung sa inyo Ding Dong? Yes. Itong nangyayari ngayon sa noon time show? Wala naman. Yan, yeah. Sige, any. Basta nasa network ng GMA. Ah, important. GMA ako eh. Exclusive ako sa GMA. Any, basta papayagan ako ng network. Kung anong sabihin sa akin ng GMA network, susundin ko yun. Kasi malaking respeto ko sa network. Yan ka lang kayo mag... Kasama ba sa pag-aalaga mo kay Dong? Pag apply mo ng lotion sa kanya pag kinikita. Naku, ano yun? Hindi masyadong ma-lotion yun. Pero nakikinig naman. So, bigyan natin ang lotion. Yan, message lang sa KVG. Magbabalik na sila sa Sabado. Legit damar dads. Ay, for sure. Ano, maraming nakamiss sa kanila. At lahat naman tayo ay gusto makita uli kung paano yung plataforma na gagawin nila. So, happy ako and congratulations sa kanila both. Kung sino man yung lumipat at pumunta dito, at least lahat tayo masaya at mapapanood natin sila. Yan, meron na kayong schedule sa shooting ng movie? Meron. So, tama ba na ipapasok to sa MMMF ngayong year na to? Anong basta plano? Basta this year daw siya ipapalabas. So, kung ano man yan, medyo hindi ko yan masasagot. Basta this year. Yung goal mo din ba na maging billionaire? Billionaire na siya. Maging number 2 na yun, ang DMV. Billionaire na ito. Yan, kanina sabi mo wala kang papabago sa, wala kang ano sa, ayaw sa kung meron kang papa-insure, ano part of your body? Papa-insure? Fesco na lang. Face na lang. Yan, so kung billionaire ka na, ano pa yung dream mong mabili? Billionaire ka naman dyan, nakakaloka. Sakaling magiging billionaire ka kung hindi pa ngayon, ano yung dream mo pa? Madaming dream, hindi mo nauubusan ng pangarap. Ang tanong lang, ano ang mga pangarap nito at anong ipa-prioridad? Ayan. So, syempre, priority ko is my family. You're living your dream ngayon, would you say? Oo naman. So, walang... thankful and grateful talaga ako sa taas. So, walang material things na gusto mo pang ma-achieve na hindi mo pa nakikita? Mas maganda siguro ma-achieve yung nasa loob kasi yung material things, pag may trabaho ka, kaya mong bilhin eh. Pero yung happiness inside at yung nabibigay na kaligayahan na ibinibigay ng asawa ko at ng mga anak ko sa akin, that's priceless for me. Yan, may plano pa ba ng baby number 3? Sa dami po ng trabaho ko, malabo po yung talagang ninyo. Malabo this year. One for all for one. You know, magda-workshops ulit, pumunta sa mga kalye, sa mga kababayan. Ayun naman, sobrang love ko mag, ano, sobrang love ko yung segment. Matutuloy pa yung naudlot na timak niya ni Gabby Concepcion. Ito na nga, hindi ko naman nakikita. Soap nga, yun. Bye, bye. Ay, picture mo na yan.